Pisces, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for May 1 to 7, 2023. This is a general reading, just take what resonates. Panoorin nyo rin yung inyong Sun, Moon, Rising, and Venus para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Ayan, so let's see, Pisces. Okay, I think Pisces, medyo magiging challenging sa inyo ang week na to. Parang a little bit frustrating for you, especially with your finances, okay? So your overall energy is the Son of Coins. Meron kang mga gagawin ngayong week na to na parang iniisip mo ang bagal ng improvement, ang bagal ng takbo. Let's see what else. You have the Ten of Pentacles and the Six of Wands. Okay, pero, however, Pisces, this is going to be worth it. Okay, ano man tong project na ginagawa mo, kasalukuyang nangyayari ngayon, kailangan lang ng patience, no? Patience is a virtue kasi over time, no, mas magiging long-term yung benefits nito para sa'yo. So, maaring sa ngayon, you are trying to build your own business, your career, nagsisimula ka pa lang, or pwedeng, ano na, nagsapagsimula ka na, pero nandun ka pa lang sa point na you're still trying to, parang you're still trying to build your empire, kumbaga. So, don't you worry because success is coming to you, okay? Kailangan lang consistency. You just need to be consistent in whatever you do. With the Six of Wands here, dalawang beses yung Six of Wands, this is definitely guaranteed success for you. You are meant to be successful. Your challenge is kung paano mo parang masusustain yung energy mo na yan. Okay? Kasi may mga pagkakataon na you will feel hindi ko kaya, or parang, alam mo natin naman, with the Eight of Swords, you feel limited sometimes. Okay? With the Lovers, ang challenge sa'yo is yung commitment mo dyan sa ginagawa mo. This can be sa yung career, sa relationship mo, you know. But for some of you, this is sa career mo or kung ano man yung purpose mo sa buhay ngayon. Some of you kasi maaring you are trying to, tinutuklas mo na kung ano yung purpose mo. And alam mo yun, minsan kasi pag pumasok tayo sa isang tunnel, di ba tunnel yan? So, madilim or parang hindi mo alam kung hanggang saan yung dulo niyan. Parang may minsan parang we feel anxious na hanggang saan ba to? Hanggang kailan ba to matatapos? San ba ang exit nito? So, what you need to do is to, yung challenge sa'yo is kung paano mo enjoy yung journey. Okay? Sabi nga, it's not the destination but you're the journey. So, it's time for you to loosen up. Na kumbaga, parang chill lang, i-relax mo lang, i-enjoy mo yung experience na yan. Kasi eventually, you are going to get what you deserve. You are going to get the rewards for your hard work. Okay? Importante lang na committed ka dyan sa ginagawa mo. So, your opportunity is the Two of Swords. Choice. Okay? You have the opportunity to make a choice na makakatulong for you and your family. Okay? Five of Wands energy, maaari kasing merong mga gumugulo sa isip mo. Alam mo na yung mga chumuchuchu sa paligid na pag hiningan mo ng opinion, kukontrahin yung mga gusto mong gawin, or yung iba nga kahit na hindi mo hiningan ng opinion, nagbibigay ng opinion para guluhin lang yung isip mo eh. No? So, your opportunity is you will gain clarity. Makukuha mo yung clarity na gusto mo para makapag-decision ka ng best for you. But don't forget to connect to your intuition, to your higher self, kasi yan yung mag-guide sa'yo. Okay? So, itong blessing na to, Seven of Coins energy, is you are waiting for fruition. Okay? Ibig sabihin niya, naghihintay ka nung rewards. Kaya nga kailangan dito patience. Okay? The more patient you are, the more na mas darating yung blessings for you. You have the Five of Cups and the King of Wands. I think kasi natuto ka na dun sa mga dati mong attitude pagdating sa mga bagay na pinupursue mo. Halimbawa, mainipin ka, tapos
parang pag naiinip ka na, gusto mo na makita yung resulta, kina-cancel mo na isang bagay kasi hindi ka nakakita ng resulta. So your blessing right now is you are going to be more patient. Okay, magkakaroon ka ng enormous patience para you know, magawa mo yung mga gusto mo and to achieve your desires. Okay, yung goals mo. Happening soon. Meron daw event na mangyayari na maaring minamanifest mo to. Okay? Yes, transformation. So, I feel like the transformation is going to happen soon. Meron lang tong some sort of challenge or blockages na kailangan mo lang kasing harapin. Maari kasing may mga bagay na parang kinikip mo sa sarili mo na, oh, hindi ko kaya yan. Nililimitahan mo yung sarili mo. You're trying to avoid some things. Pero kung haharapin mo to ng matapang, matatag, malalagpasan mo to at ikaw pa yung magiging panalo dito. Whatever this is. Okay? You are rising above. There's a new era. Bagong ikaw. Some of you are into music, no? You are talented in music, or itong music na to ang nagbibigay sa inyo ng energy, ng inspiration to go on and to move forward, and you also have compassion. So, mas ngayon, mas connected ka rin sa iyong heart chakra, sa iyong pagmamahal, no? Sa pagmamahal mo sa sarili mo, sa mga tao sa paligid mo. I feel like ngayon, mas mahaba yung pasensya mo. Kasi naniniwala ka sa kakayanan mo. Na you are about to make a big change, no? A major change in your life. So you have the Sun in Aries in the 11th house. 11th house is also about your aspirations and your dreams. Yung Sun is about clarity, yung lakas, yung vitality mo. And Aries is the energy of a pioneering person. So I think ngayon you have that energy, that grit, no, to do it, to try it, no, na walang pumipigil sa'yo. So you have so much passion, Pisces. Kailangan lang talaga ng commitment dyan, dedication, sustainability, okay, para mapursue mo talaga. Diba, Pisces, trust your path. If you knew you would be supported, what would you do? Kung alam mo daw na sinusuportahan ka ng universe, anong gagawin mo? So, syempre, diba, that's limitless. Lahat ng gagawin mo, you will have more confidence kasi nga alam mo na supportado ka. Okay? The Age of Light. You've been training for this for lifetimes. Yes. Marami kang kakayanan na hindi mo pa na nakikita or hindi mo pa na-discover. Because you are born with this, no? You are born for this. Some of you are spiritual healers, or you are here to help other people, to help the world to ascend, okay? So use your power and trust your path, okay? So that is your reading, Pisces. Kung nagustuhan niyo 'to, naka-resonate kayo, mag-comment kayo diyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Pisces. See you again.